Kung without passenger naman po, kailangan po empty po yung sasakyan. I mean, dapat ang meron lang is yung tools na sasakyan. Nandito na ako sa loob ng pier. At paparesid na lang itong papilis namin. Sabay ikakarga na namin yun. So yan, nandiyan na yung sasakyan natin ni Juan. Ito lahat kakarga yan mamaya. So good na. Yo, what's up mga ka-channel? Good morning. Kamusta pa kayo lahat? Yan, lalo-lalo na po sa mga solid viewers ko. Solid subscribers, silent viewers, at saka sa lahat ng OFW. Yan, kamusta po kayo? Ingat po kayo palagi dyan kung saan kayo sulok ng mundo. Yan. For today's video mga ka-channel, at ako'y pupunta ng Pier 4. I'm sure magtatanong kayo kung bakit. Dahil meron ako ipapadalang sasakyan papuntang Cagayan de Oro. Yan, itong dala ko ngayon. So ipapadala to papuntang Cagayan. So Manila to Cagayan. Kaya sipot lang kayo dyan mga ka-channel. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga proses yung dapat gawin at kung ano yung mga kailangan mga papilis na dapat nyong ihanda para sa pagpapadala sa mga sasakyan nyo sa like sa ibang probinsya or patulad ko sa akin papuntang Cagayan. So yun, tulad ng sinasabi ko, ito yung papaship ko papuntang Cagayan. At ito na may hindi brand new. So ang kailangan lang ng kailangan lang po ng shipping company ay updated na OR. Yan, registrado po dapat ang sasakyan. At kailangan na po to copy noon. At kung hindi naman po kayo ang may-ari, so kailangan meron pong authorization letter yung may-ari kung sino yung nakapangalan sa ORCR na kayo po yung magpapadala ng sasakyan. So dapat meron siyang authorization naka under ng name nyo, ano pa yung ID na ano kailangan. So dapat naka-indicate yun doon. Sa mga brand new naman, I think papakita ko rin sa inyo yon kung ano yung mga kailangan pa doon. I'm sure ORCR din, tapos resibo siguro, mga ganun. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kakailangan sa brand new. So dito lang po tayo sa may ano na, hindi na siya brand new. Kaya yan, ito yung papadala ko ngayon. Kaya sipot lang kayo mga ka-channel. At papunta pa lang ako ng Pier 4. Yan, Tugu po, sa Tugu po ang ano natin, punta natin ngayon. Unang-una po, bago po tayo magpadala ng sasakyan without passenger, unang-una, tawag po tayo sa hotline ng Tugu. At itatransfer naman tayo dun sa may telesales nila. At yung mismong telesales na po ang mag-a-assist sa atin at magbibigay kung ano yung mga kailangan at ano yung mga babayaran. Yun, ipapasa sa inyo at yung kukunin naman lahat ng details nyo at doon nila ipapasa kung magkano po yung babayaran ng sasakyan, kung anong klase po ang sasakyan na ipapadala nyo. Yan, at saka sila magbibigay ng coordinator na siya mag-a-assist pagdadalhin na natin yung sasakyan sa pier. So yung coordinator na po ang mag-a-assist sa atin hanggang matapos yung transaction. Kung without passenger naman po, kailangan po empty po yung sasakyan. I mean, wala siyang mga cargo dapat. Dapat ang meron lang is yung tools na sasakyan. So yun po yung sasabihin sa inyo ng telesales. Na dapat yun lang po ang laman ng
unit na ipapadala nyo. At sa payment naman po mga ka-channel, yung mismong telesales po ang magbibigay sa inyo ng total amount at yung account number ng Tugo kung saan nyo babayaran yung amount. So sila po mismo ang magbibigay ng account ng Tugo. Kaya doon po tayo magbabayad. Wala na po tayong babayaran sa pier pa. Hindi, yun na yung total na amount. Lahat-lahat na babayaran nyo kung magkano yung total na ibibigay ng telesales ng Tugo. Okay mga ka-channel, nandito na tayo sa may Northport terminal yan. Passenger terminal. So, yan, paparking lang ako at tatawagan ko ang aking coordinator para makipag-process na doon. So yung mga ka-channel, nandito na ako sa may pier 4 at hinihintay ko na lang yung coordinator para maayos na itong papilis at yun nga, nagsabi sa akin na hihintay pa namin yung payment at saka yung pagkakarga ng sasakyan sa barko. Gawa nung meron pang mga kargamento na pinababa. Kaya sakto din dahil naghihintay rin ako sa payment. Kaya ito yung sasakyan na ipapadala natin papuntang Cagayan. All right mga ka-channel, so okay na papilis ng sasakyan, so dadalhin na namin to, ipapasok na namin to sa may loob ng pier mismo kung saan ang waiting area parang i-load yung sasakyan. Yan, hinihintay ko na lang yung go signal ng guard, napapasokin na ako mga ka-channel. So yan na, pinapasok na tayo, so let's go. So yan, nakikita nyo yung mga sasakyan na bandang kanan, yan po yung kakarga, yan po yung papuntang Cagayan, lahat yan. So dyan po natin ilalagay yung ang sasakyan na dala ko papuntang Cagayan din. So let's go mga ka-channel. So yung mga ka-channel, nandito na ako sa loob ng pier at papareceive na lang itong papilis namin, sabay ikakarga na namin yun. So yun, nandiyan na yung sasakyan natin iniwan. Ito lahat kakarga yan mamaya. So good na. Ito, papunta lahat ng Cagayan yan. Yung mga kasunuran niya. Alright. Ipapakita ko sa inyo kung kailangan mga papilis. Kailangan mga papilis na dapat niyong ihanda